Ilan sa epekto ng bagyong Rolly ang kawalan ng malinis sa supply ng tubig sa lalawigan ng Catanduanes. Resulta para magkaroon ng sakit ang ilang mga residente. Para sa detalye, narito ang report. Maliban sa kawalan ng kuryente sa probinsya ng Catanduanes, pinoproblema na rin ngayon ng lalawigan ang kawalan naman ng supply ng tubig. Nasira kasi ng bagyong Rolly ang mga tubo na siyang pinagdadaluyan ng tubig papunta sa mga kabahayan. Ayon sa ilang residente na nakapanayam ng BHTV News Team, meron na silang nararamdamang sakit dahil sa kawalan ng malinis na tubig. Anya, meron namang lumalabas sa kanilang mga gripo ang problema, kung hindi mahina ay malabo naman. Eh, minsan nakakaramdam na rin kami ng sama ng tiyan, yung parang nilalagnat, hirap talaga. Hindi naman napigilan ito ang maging emosyonal nang tanungin namin kung gaano kahirap ang kanilang buhay. Napakahirap, sir, kasi ngayon lang namin naranasan ang pag kung paano mag-umpisa uli. Hirap talaga, sir. Ngayon, hindi namin alam kung unti-unti saan kukuha ng patayo uli. Kaya mahirap talaga, sir. Mahirap ang sa isip ko nga, kumukuha na lang kami ng lakas sa taas. Samantala, napipilitan naman maglabas sa tabi ng kalsada ang ilang mga residente dahil na rin sa parehong problema. Kumpulan ang magkakapitbahay na ito kung saan ang iba ay dito na rin naliligo. Wala na po kasi kaming makakuha ng tubig. Dito kami laging naglalaba. Sa aming barangay, may kaunti rin na supply, kaya lang kulang. Saka kumukuha kami ng tubig na inumin dyan sa supply ng barangay namin, ng barangay ng Muning. Ayon naman sa Baras Water District, baka abutin pa ng 3 buwan bago tuluyang maibalik sa normal ang supply ng tubig sa 1,400 na mga residente. Siniservisyuan kasi nito ang nasa 22 barangay sa bayan ng Baras, Catanduanes. Almost 90% sa water system na damaged po. Maliban doon sa yung mga dadaanan po papunta sa bukid, hindi po passable. Okay. O ang lahat ng linya sa main source sa Makutal, tinamaan po ng landslide. Kaya ngayon, sinisikap ng water district na kahit papano, idudugtong, madugtong, saka nanawagan kami kung sino man ang may yung may gustong tumulong. Sa ngayon, hangad ng Baras Water District ang kooperasyon, pasensya ng kanilang mga consumer. Patuloy umano ang kanilang koordinasyon sa LGU upang sila'y matulungan para agarang maibalik ang supply ng tubig. Para sa BHTV News, Kevin Alba.